Dance to the beat of your number one local station. The new brand of radio. Number one radio station. My radio. Fresh music all day. My. Dance to the beat of your number one local station. The new brand of radio. Number one radio station. My radio. The best music, 100.1 FM. More music, more radio. Kasam Pidamo. Come back to your ambiguous. This all-in-one filter-free exfoliate facial set is your new partner. Lighter and younger looking skin. It is expertly formulated for acne prone skin. Walang hapdi, unlike other rejuvenating set. No need to is ganda. Grabe, kaya sure ako mag-change kayo ng beauty maintenance nyo sa ganda at power nitong boss skin. Come back to young and beautiful you. Hashtag empower skincare. Hashtag young and beautiful you. Hashtag big boss. All-in-one filter-free exfoliating facial set is your new partner in achieving lighter and younger looking skin. It is expertly formulated for acne-prone skin. Walang hapdi, unlike other rejuvenating set. No need to is ganda. Grabe, kaya sure ako mag-change kayo ng beauty maintenance nyo sa ganda at power nitong boss skin. Come back to young and beautiful you. Hashtag empower skincare. Hashtag young and beautiful you. Hashtag big boss. Umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa pagising ng maaga at ako'y inyong masasamahan ngayon. And gusto ko pong magpakilala sa ating mga maagang gumising ng nakamiti. My name is DJ Sunshine. Hello! I'm in Bruce Screen. Kamusta naman po kayong lahat? Pagsasabaan mo rin ba kasama ng araw na ito. Since this is my first day, gusto ko ipakilala sa inyo ng gusto kung sino yung makakasama nyo. Teka, lapit tayo ng konti. Okay? Malinaw na po ba? Ako na po ba? Okay. Makakakilala naman po. Salamat sa Panginoon sa araw na ito kasi hindi ulit tayo ng isang araw para magkita-kita, pinupi at magkaroon ng isang malindang good vibes mo. Ito pong araw na ito ay sobrang nakakakaba. Ako po ay hindi magsisinungaling, ano. Nakakakaba kasi bago po sa akin ang ginagawa ko ngayon. At natutuwahin po ako narito ang ilang sa mga kaibigan ko. Sabi ko nga, sana tayanin ko kasi baka hindi po kayo entertain o hindi mo gusto ba na pagiging narito ko. Pero since narito na kayo, ibig sabihin, meron makipinig kahit isa. O diba? Okay, before we continue, parang gusto ko lang silipin yung mga yung sumulit dito. Ayan, mga kaibigan natin. Hello, Charmaine Marana, from Cavite. Wow, all the way from Cavite. And I also have here si Benilda Hernandez B. Naniniwala ba kayong this is from Bensol, Bicol? Grabe, mahalo. And, ayan, Marana. Ipapakilala ko pa ng gusto ang lingkod. And ano ba yung mga i-expect niya mula sa akin? Sa totoo lang po, just to let you know, ang pagkakaalam ko po talaga ay magkakaharap-harap tayo at magkikita-kita tayo ng 8 o'clock in the morning. 8 to 9. Kaya lang pagdating ko kanina,
hindi pa pala ako mag-start ng 8 to 9 kasi isang napakagandang binibini na nakaupo rito ay every Tuesday and Thursday, siya po pala ay 7 to 9 a.m. So, nahalit yung time ko. So, maghihintay ako. And sabi ni Mr. Bonapilis, ang station manager, 10 to 11 will be my time. Okay. Diba? At least nawala-wala yung pagbako kasi matagal pa rin pala. O diba? Matagal yung pa bago ko makakatulad. But then, after all, sabi niyo, it will be better to 9 in the morning until 11. Ayun. Okay. So that will be a blessing in disguise. Kasi 2 hours po talaga pala tayo magsasama-sama. Every Tuesday and Thursday. Ayun. Silipin ko lang ang mga narito. Well, nakakatuwa naman. Sana nababasa ko kaagad lahat. Wow! Si Ate Ari Vlog. Isa na sa mga kasama kong vlogger. Now, ganun ba? Ano po? Ano po ba yung aasahan niyo sa akin? Sa totoo lang po, ang content ng ating magiging talakayan ay hanggat maaari, pure good vibes lang. Happiness, and of course, syempre dapat positivity. Okay po? And yun po yung isang bagay na gusto kong i-contribute. And at the same time, kayo rin po, sana makapagbahagi kayo ng mga bagay na makakapagpasaya sa bawat isa at makakapagbigay ng magandang influensya. And before I continue, wow! Thank you, Ate Ami Ebs. Dahil yung sa sister, wow, classmate ko yan ng high school. Thank you so much. Yan talagang original na DJ. Nagaling ba? Yun po, ang isang aasahan nyo. So, I'll be discussing more on good vibes, happiness, tapos, tulungan niyo po ako. Okay? Contribute po tayo. Now, kagabi, kahapon, I already prepared some person na kumbaga target ko na pag-usapan at bigyan tayo ng idea kung paano nakatulong itong mga parang ko sa isa sa mga kasiyahan na gusto kong ibahagi sa inyo. So, sila po ay mga OFW na lumalaban ngayon dito sa Pinas, umuwi sila, pero may pagpatuloy po yung pagiging produktibo. So, supposed to be yung ako sila isasalang. I already have 2-3 on my list, pero most likely next week na po yun. Ayan. And thank you so much. Before I forgot, sana wala akong malampasan. Ayan, yung isa ko sa mga estudyante ko dati, si Sayan Jane, section 1 ito. Hello anak, salamat. And, ayan, balik tayo. Malitan doon, ano pa ba? Ano pa ba yung aasahan sa akin? Sa inyo, sa program natin. So, bigyan din natin ng doses yung ating mga kuratsyang nanay. Ayan. Gusto ko palakpakan natin sila. Sa totoo lang po, napakalaking bagay po na meron tayong mga nanay na hindi lang pambahay, kundi maaasahan pa sa dagdag kita ng pamilya. Meron siya'y gumawa ng paraan. Yun, mga nanay na yun, isa yun sa gusto kong maghatid ng good vibes po sa bawat isa. I-share natin yung story nila. Paano ba nag-budget yung time ng isang nanay, tapos nagtitinda pa ng tuto, tapos nagtitinda pa ng damit online, tapos may tatlong anak. Imagine that. So, bigyan natin sila dito ng parangal. Yun yung isa pa. Pangalawa, lugan na pala yung OFWs natin na kahit nagkaroon ng content struggle pero nakabangon. And then, yung mga nanay natin, narakitera yan. Tapos, gusto ko rin bigyan ng tinig yung ating mga bayanong tuyat. Yan. Sino ba yung mga bayanong tuyat na yan? Alam niyo po kasi, hindi nyo na itatanong. Although, maya-maya, ikukwento ko po sa inyo, ano po ba yung background ko? Para mas makilala niyo ako at maging at home kayo sa akin, di ba? Huwag kayong mahiya po sa akin. Opo, huwag kayong mahiya kasi ako po magiging bukas sa inyong lahat. Now, gusto ko pong bigyan ng pagtutugay at higit sa lahat pagkilala yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa BPO. Sa isang trabaho na masasabi na napakahusay po. Napakahusay ng mga tao ito kasi panggabi, kayang-kaya nila yan. Tapos multitasking yan, nagsasalita, nagtatype, ang daming nakaharap ng mga computers. So, kailangan talagang mahusay ka. Pero ang pinakamatindi doon,
karamihan sa kanila, nowadays, hindi na wala ng trabaho. Sila yung nagsusupport sa family natin. So, bibigyan po natin sila ng isang masigabing pagkilala rito. And, kung paano tayo, kung halimbawa, interesado rin tayo na, alam niyo, magkaroon tayo ng chance sa BPO, maaaring makakuha tayo sa kanila ng mga ideas. And, before we continue, hi! Hi, Cecil Lapita. Wow, thank you so much. Ang ato nilang gumising, diba? And yun, moving forward, so ang dami ko na nasabi, ano, hihingi ako ngayon sa inyo ng mga ideas. Paano, at ano pa ba, yung pwede kong maidagdag dito, good vibes. Although ngayon, meron akong iba sa mga listahan ko, but then again, mas maganda pa rin, yung gagaling sa inyo. Siyempre, malaking bagay yun. At saka yan, yung mga vloggers kong mga kaibigan, lalo na yan si Ate Army Vlog, pakisundan niyo po ang kanyang vlog at talagang matutuwa kayo. Maraming ideas na hindi ko alam, pero kayo, marami kayong mayaanggad. Alam niyo po yung kasabihan na two heads are better than one. So, yun po. So, pakigandang ko po kayo doon. Now, punta naman po tayo sa sarili ko. Ako, sino po ba si DJ Sunshine? Ayan. So, dahil ngayon po ay unang araw ko, pagpapakilala muna ng sarili. And at the same time, mas maging, kumbaga sabi nga sa Tagalog, kapalagayang loob tayo. Ako po ay isang nanay na may tatlong anak. Okay? So, lahat ng nanay dyan makakarelate sa akin. At bago po ang lahat-lahat, huwag po kayong natutulog at medyo mahaba itong pagpapakilala nito. Ano po? Ako po ay isang masyadong guro. Teacher po talaga, dapat ang profession ko, pero hindi ko po siya nagagamit sa kasalukuyan. Kumbaga, ganyan siya. Pagdating ng araw, pwedeng-pwede na yan. And of course, yan, salamat naman sa support na ito bago ang magpatuloy. Thank you, Mr. Jason de la Cruz. O, diba? Ayos yan, salamat po. And, hindi ko masyadong kilala kung sino man ito, pero salamat. Miss Modest Palette ba ito? Hello po. God bless po. Salamat po sa pag-tunin. Now, going back po. Ako po ay isang guro. Dapat, pero hindi ko po napapractice sa ngayon. Bago po yun, ako rin po ay nag-OFW. So, kung mapapansin mo, isa yun sa dahilan kung bakit gusto kong bigyan ng pagpupugay at pagkilala yung ating mga OFWs na talaga namang lakas ng pamilya, talaga namang sila yung talagang maaasahan sa lahat ng panahon, lalong-lalong na ngayon nagka-pandemic. Tapos, kahit po tinamaan sila ng kumbaga problema na hindi natin akalaing darating, ay talaga namang nakabangon pa rin at patuloy na lumalaban. So, dahil po ako'y isa rin OFW noon. 5 taon po ako nag-abroad. At, ayun, ay, hello po, Sister Nova. Ikaw po pala. Opo, sorry po. Salamat po sa pagpapakilala. Salamat po sa pakikinig. Ayun. So, ayun po. OFW ako dati. So, alam ko po yung hirap. Dinanas ko rin po yung pagpapaaral ng kapatid, ng anak, pagtulong. Yan ang bahagi ng pagiging pusong Pilipino, di po ba? So, hindi po akin yung istoryang ito sa iba po. So, sinasabi ko lang po kung bakit naroon yung aking priority na sila yung aking pakinggan. And then, bago pa rin po ako naging OFW, naranasan ko rin yung magtrabaho dito sa Pinas. Yan. So, dumandun ako sa pagiging nung medyo bata-bata pa tayo yung araw. Dumandun tayo sa pagiging sales lady. Yan. Dumandun din tayo sa pagiging factory worker. Dumaan din po tayo sa pagtitinda lang ng gulay-gulay ng kabataan. Naku po, bago ako magpatuloy, binabati ko po yung lahat ng taga-Mahindong. Sapagkat ganun po ako'y pinanganak, Mahindong, Los Baños, Laguna. Hello naman po sa inyong lahat. Good vibes lang po, lalo na yung mga suki ko sa Talbus Camote ng araw. O, di ba? Opo, totoo po yan. Walang halong biro. So, marami po ako naging karanasan. And then, ako rin po ay nagtrabaho sa BPO industry. So, nag-call center din po ako ng 2 taon. Di ba? Sabi ko po sa inyo, kaya sila rin po yung aking priority po dito. Kasi parang
hindi nyo masyadong naririnig ang kahalaga at ano ang nagiging contribution nila dito sa atin. So imagine po yun. Marami kayong pwedeng makarelate sa akin. And then, maliban din po dyan, nakapagtrabaho din po ako sa isang company na affiliated po sa bank at sa pagpapautang, yung mga loan, yan, microfinance, yan. Nagtrabaho rin po ako dyan at gusto kong batiin yung mga aking naging paibigan dyan na mula naman hanggang ngayon. Actually, excited sila dito sa bagong career ko. Yan, si Ma'am Ella Cruz. Yan, kasamahan ko yan dyan sa company yan. Si Jovel Pecolados. Yan. Talagang sabi nila, nakakatuwa naman. Ibang linya naman yan. So, naging marketing officer po ako doon. Naging marketing head din po ako doon. So, kumbaga po, marami po kayong bagay na pwedeng makarelate sa akin. Kaya hindi po tayo magkakailangan dito. Ang pinakamatindi po sa lahat na gusto kong makita niyo po sa akin, yung kahit ang dami-dami na mga bagay para malungkot ka, mahirapan ka sa buhay, pero pinipili pa rin maging masaya. Yun po yung pinaka gusto ko po talagang may impact sa lahat. Kasi, to be honest, ang happiness na yun, minsan, naipo-connect na lang sa pera. Pero naniniwala po ba kayo na hindi naman talaga lahat sa pera lang? Although, lagi kong sinasabi po, mahirap maging masaya kapag wala kang pera. Tama o tama? Diba? Totoo naman rin eh, yan ang realidad ng buhay. Pero kung meron kang kaunting pera, kaunting kakayahan, pwede mo siyang gamitin upang pagyamanin. Sooner or later, mas gagaan po yung buhay. Kaya, ang pagiging masaya, kuliktado pa rin sa pagkakaroon ng kahit kaunti. Pero samahan mo lang ng tiyaga, samahan mo ng pagdadasal, at pagpapasalamat. Alam niyo po ba na kahit sabihin natin po na lumang pagtugin at kasabihan na, aba, sa totoo lang po, dahil magpapasalamat ka kahit na ituloy lang ang ulam mo, ay naku po, talaga naman, mas dadami po ang biyaya. Kung magpasalamat ka dahil tuloy yung ulam mo ngayon, bukas may kasama ng itlog yan. O diba? May po yung susi doon. E di mo mas magiging masaya po tayo. Okay po ba yan? Ayan, bago ko makalimutan, eto, tonto ako. Kasi, kaklase ko ito ng college. Tapos, message siya. Nakita mo kasi na hindi tumakam sa ating 102.1 FM Smile Radio. Sabi niya, Nick, sabi niya, first day mo ba sa August 12? Sabi ko, oo. Sabi ko, bakit? Pwede bang batiin mo ako kasi birthday ko nung araw na yun. OFW siya. So, classmate ko ng college, si Jonathan Olikino. Hello, 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 classmate. Happy birthday sa'yo. So, sana ay napapanood mo to. Sabi mo nga kung nasa trabaho ka man, babalik ka at panonoodin to. Happy birthday sa'yo. Mag-iingat ka palagi dyan. At natutuwa ako na nakikita ko yung pagbabago sa buhay mo. Lalo na, makita ko yung magandang bahay na pinagawa mo. Good job. Napakahusay. So, happy birthday at mag-iingat ka palagi para maging blessing ka pa rin sa pamilya mo. Okay? And, yun. Continue lang to. Sa loob ng dalawang oras, sabi ko nga, kaya ko ba? Ako lang mag-isa. Pero hindi. Nariyan po kayo. Samahan niyo po ako. Paningin niyo po ako. Pag-usapan natin ang mga bagay na may kinalaman sa pagiging masaya. Mga bagay na may kinalaman sa pagiging simpleng tao, pero hindi man ganun kakontento, pero masasabi mo na masaya na. Kasi sa totoo lang po, kahit laging sinasabi na makontento ka para maging masaya ka, hindi ganun lang yun kasimple. Makukontento ka ba na may bubong ka nga pero tumutulo? Diba? Pag umuulan, makukontento ka ba na ungat may sinusuot kang chinelas pero yung isa naman ay butas na? Hindi po ganoon. Ang ibig ko pong sabihin, ang pagiging masaya, kung ano man po yung meron tayo ngayon, i-appreciate natin, ipagpasalamat natin. However, okay, huwag po tayong titigil na mas gumanda yung buhay. Pero hindi mo na po dun dumating sa punto na halos ikabalo mo na kapag hindi mo nagawa yung isang bagay na nais mo. Ang mga po eh, hinay-hinay lang sa buhay. Okay po? And
ko yan. Yung isa pang nagpapo dati. Ito rin, classmate ko din po ng college. Sabi niya, Shai, babiin mo naman ang aking anak. Birthday niya kasi sa August 15. So since wala ako ng August 15, dahil that will be Monday. So ngayon ko na siya babatiin. Si Pierre Matthew Gabriel, ayan, ang kanyang baby. Third birthday niya on August 15. Happy, happy birthday sa iyo, anak. Ito ay anak ni Michelle Brigadit. Ayan, ha? Hindi ko nakalimutan. Ayan. So, salamat po. Actually, ang dami nito ako dati. Pero sabi ko, yung makikita ko po sa live ko, yun. Doon tayo magbabatian. So, check nyo lang po yung Facebook ko. Sinare ko po din yung live stream ko sa YouTube. And, yun. Kung ano po yung gusto natin pag-usapan, pwede natin siyang pag-usapan dito. And, ano pa ba? Ano ba yung mga dapat kong i-share about me? Ako po ay anak ng Los Baños. Pinanganak po talaga ako ng Los Baños. Pero kasalukuyan po ay sa Calawan ako nakatira. Hello po sa lahat ng mga taga-Calawan, lalong-lalo na dyan sa Balayhangin. So, dyan po ako nakatira. Laglumatan naman po yan. Diba? Napaka-tahimik na lugar. Tigit sa lahat ay napaka-babait nyo ng mga tao. So, talaga namang nai-enjoy mo dito sa Laguna. Yan. So, ano pa ba yung pwede natin pag-usapan sa loob ng 2 oras? So, kung meron po kayong idea na nais nyo na bigyan natin ng boses dito, huwag po kayong mahiya. Chat nyo po ako, message nyo po ako, at sasagot po ako sa inyo. Pag-usapan natin kung ano ang dapat natin gawin. Ngayon, bakit po ba pinili ko yung ganitong karera? Ayan. So, tungkol na po ito naman sa akin. Ano po? Para na pagdating po ng susunod na episode o susunod na araw, eh hindi na kayo masyadong mga pa kung sino ba ako. Iniisip ko, kailangan ko pa bang sabihin, pero siguro nga mas magandang sabihin ko lahat para wala ka nang ikagugulat. Ako po ay may 3 anak at solo parent po ako ng halos magsasampung taon na o 10 taon na po. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit medyo kailangan natin magsikap ng husto sa buhay. Pero nakakatuwa lang kasi malalaki na yung aking mga anak. Si Ate Sam, hello Ate Sam. Si Kuya Abraham. Si Kuya Seth, Pastor Troy. So yan, 3 kuya na anak ko. Malalaki na sila lahat. At may kakayahan ng maghanap buhay. So, malaking bagay po. And right now, meron din po akong isang kasama pa sa bahay. Yung aking pamangkin. Hello, Kate. Ayan. Anak ng aking pinsan na magpipitong taon ko na rin kasama. So, yun po yung, kung sino ba ako. At dun po sa mga nagtatanong, ilang taon na po ba ako? Ito lagi po itong sinasabi. Ewan po, hindi ako nahihiya. Pero dito na po ako. So, pwede mo akong maging tita, maging ate, maging nanay, pero sana yung mga maging lola. Huwag mo yung mga lola. Diba? Huwag mo yung mga maging lola. Kasi pagka lola, medyo ano na yan eh. Medyo hindi pa tayo ready doon. So, ate, tita, nanay, pag-usapan natin. Yan. And, ayun. Ano pa ba? Ano pa bang pwede natin pag-usapan sa loob ng 2 oras? Yan. May pinaplano rin po ako na sana maging okay sa inyo, no? Magkaroon tayo ng segment na ang tayo ni Ate Shine. Ayan. Kung hindi nyo po kasi natatanong, maraming pagkakataon, hindi lang isang beses, napatunayan ko, ang dami nyo ng advice sa akin. Advice sa buhay, problema ng pamilya, problema ng pag-ibig, problema ng buhay, problema ng kung ano-ano. Eh, wala naman pong problema sa akin yun. Kaya lang, sabi ko, bakit kaya sa akin sila lagi nagtatanong? Bakit kaya ako lagi yung tinatanong? Siguro, sa isang banda, na-realize ko, siguro kasi nakikita nila na nakakapagbigay ako ng tayo na may credibilidad o nakakapagbigay ako ng tayo na realistic at nakakatulong sa kanila. So, bakit hindi natin siya dalhin dito? Ayan, sang-ayon po ba kayo dyan? Diba? And, of course, ang lahat ng ito manggagaling pa rin sa inyo, syempre. Kayo yung magsisimula.
kung magtitiwala po kayo, you can chat me. Tapos, pag-aralan ko kung paano kita papayuhan. And then, i-air natin dito. Pero hindi ko babanggitin kung sino ka po. Siyempre, hindi na. Not unless, sabihin mo sa akin na huwag lang banggitin mo kung sino ako. Pero hindi po magiging lamparan na, ay, eto si ganito to, ganito. So, hindi po ganun, ano? So, isa po yun sa iniisip na maging content. Plus, yung isang araw, nanarito ako sa office, so, nag-meeting kami nila Sir Sanji. Sabi ko, boss, sabi ko talaga, no? Pwede po ba, ano, yung segment ko ay puro good vibes at higit sa lahat ay hindi masyadong mabigat ng mga problema. Pwede ba yun? Or, sabi ko, eto yun. Kung may problema man, sana may nakahanda tayong solusyon. Or ako. Yun yung sinasabi ko. Kasi nanghihingi lang tayo. Problema yun eh. So, kung may solusyon, ilahad natin. Ngayon, pag ang problema, wala nang solusyon, pwede bang pass na, no? Kasi baka mamaya, yung problemang ilalahad sa akin, eh, hindi natin masusolusyonan. Huwag na natin idama yung mga listeners natin doon. Baka pati sila may problema. Ako po ba yan? So, yun. Ilan yun sa mga bagay na pinag-iisipan namin na mas ipo-focus natin. Plus, sabi ko, boss, since this is a FM station, pwede ba tayong mag-play ng, ano, ng song? Since wala akong kausap, nakita nyo naman, ang kausap ko kayo lang. Dalawang oras akong kukuda dito. Kamusta naman yung laway ko? Baka maubos. Diba? Pwede bang in between, meron po tayong, ano, meron po ba tayong kanta kahit mga dalawa man lang? Ganyan. So, ayun. Sabi mo, pwede naman. Pwede naman. That's the good thing po. And I would like to acknowledge him. Hello, Sir Chris Sanji. Makakatuwa kasi nagbigay ka ng kuro-kuro ang depen. And also si Sir Nelson Dimapilis. So, very open-minded. And yun, sana kayo din po. Okay, maging open-minded tayo sa lahat ng bagay. Pag-usapan natin kung ano ang mas makakapagpasaya at makaka-influensya sa bawat isa. Okay po? And then, what else? Kayo po dyan, meron po ba kayong gusto pa na pag-usapan natin? Aha! Wow! Ang dami ng papabati. Ayan, binabati ko rin po ang Batch 1996. Ayan, sa Dasmariñas National High School. Hello po sa inyong lahat. Special request pa yan ni Rio. Ni Rio Alpay. Ayan, Alvarado. Yun. So, sabi ko siyempre, babatiin natin yan. Yan po yung mga batchmates ko. So, graduate po kasi ako ng Cavite. Okay, so, nakakatuwa naman po. Kasi talagang nandun sila para sumuporta. At ako po ay talaga namang sasamantalan ito yung pagkakataon na kayo ay mabanggit dito. And of course, napakarami yung nagpapabate. Pero yung ilan sa mga naaalala ko right now, si General Romeo Santana. Hello General, natutuwa po ako dun sa comment nyo kahapon. Binabati ko po kayo ng isang ligtas na araw hanggang sa susunod pa at matapos itong ating pandemya. Ganun din po yung lahat ng Marian sa inyong lugar sa Abedad, San Pablo. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Kayo po ay mag-iingat na palagi at harinaway huwag po kayong magkakaroon ng karamdaman. Lalo na itong ating usong-usong COVID ngayon. So, binabati ko po kayo dyan sa San Pablo. And ganun din po, kanina natuwa ako. Pagdating ko dito, nakita ko si Miss Myla Alinsinuri. So, gaya nga na nabanggit ko nung nag-guest ako ng isang araw, siya po ang buting may bahay ng kaklase ko ng grade school, si Sir Raylan Banasihan. Hello, yan, nakakatuwa, small world, di ba? Classmate ko si Sir Raylan ng grade 6. O, di ba? Grade 6, section 1. Tanda ko pa. Kay Miss Miguel Dia. O, di ba? And, yun. Isa pa rin ito pala, no? Bago ko makalimutan,
isa pa rin po pala na gusto ko malaman nyo na magiging bahagi din ng programa, yung mga negosyo po dyan na gustong i-promote, okay? Gustong makilala, gustong ibahagi, ipaalam, okay? Tawagan nyo po ako at ibigay nyo po sa akin yung mga detalye na gusto nyo i-discuss natin dito para makilala po kayo, matulungan natin, malaman dito sa ating paligid o dyan sa kapaligiran nyo yung inyong negosyo. At syempre, dumagdag po sa kita. Yun, isa po yun. Kasi ako rin po, balik po tayo ng konti sa akin. Kung tawagin po talaga kuratsa ako. So yun yung isa sa mga dahilan bakit ino-honor ko yung mga nanay na kuratsa. Ako po kasi ay certified kuratsa. Alam niyo po yun? So, pag sinabing kuratsa, kailangan laging alam kung paano kumita ng pera. Opo. Kasi po, kailangan natin yung panggastos para sa pamilya. O, di ba magkakarime? So, yun. Kaya, i-honor po natin yung mga discarding yan ng mga pangnanay. Okay po ba yun? Ayan. And, maraming nagpapabato, mukhang nawala sa isip ko yung iba. Pero yung mga natatandaan ko, babanggitin ko. Siyempre, yung BFF ko from Bicol. At saka yung anak niya na kada birthday lang. Hello, Gab! Belated happy birthday. At siyempre sa'yo, BFF Bing, belated happy birthday. So, binabati ko rin yung aking kapatid dyan sa Kainta, si Roxanne. Yan. Roxanne Kunsalan. Sabi niya nga, ate, ibang level na yan. Ah, nakakatuwa naman. Diba? And, nakakatuwa naman. Estudyante ko, Mick Robles. Sino nga ulete ka? Ah! Si Chaso. Hello, 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 hello. Wow, talaga ba nga? Salamat, ha? Minis mo ba si ma'am? Para nagka-klase lang tayo. Salamat nga sa pag-tunin at sa panunood. At syempre, pa-shoutout daw. Hello, 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 hello. Hello po, Mama Jean. Salamat sa pagising ng maaga. Ayan, mga vlogger po yan. And by the way, going back po ulit sa akin. Ayan. Ang pagpapakilala ko po, hindi dire-diretso. Ano po, para hindi kayo maumay. Sa kilalang konti, kwento ng konti, balik ulit sa akin. Kasi sa ngayon lang po ito, sa mga susunod na araw, kayo na po yung bida rito. Okay po? Sa ngayon lang ito, para at least magkaroon tayo ng pagkakapalagayan. So ako po pala ay kasulukuyan din na nagbo-vlog. Ayan po. YouTuber po ang inyong DJ Sunshine. Okay po ba yun? O diba? Kasi sa totoo lang po, hindi ko inakala na papatuloy ko yung pagbo-vlog . Kaya lang, naku, nakakatuwa. Bago ko ituloy, ay, naku po, ang mga estudyante ko naglalabasan na. Hello, hello, Alisa. Alisa Cantos. Hello, ayan, estudyante ko, Section 6, 2012 ba ito? Ayan. Hello, anak, nakakatuwa. At, oh my God, Father Jack, thank you so much. Pag nakita ko na yung comment niya na blessings, walang ibang palaging yan ang comment si Father Jack. Thank you po. Kumusta po dyan sa Canada? Kita niyo ba yun? Diba? Meron tayong listener and viewer from Canada. Nakakatuwa. Tapos yung mga estudyante ko nagsusulputan. Ako mga anak, naaalala niyo pa ba kung paano tayo mag-bumis-misan? Ako po ay English major. So, share ko lang po sa inyo. Yung mga estudyante ko niya, napakababait. Sobra. At higit sa lahat, mas madaldal pa sa akin. Pero maniwala kayo sa hindi, dahil bawal po magsalitan ng Tagalog sa klase ko. Oh boy, dumudli ang bait. Opo, kasi gusto ko, kahit pa ako nag-aaway tayo at nagsisisimisan, basta English ang salita, hindi ako magagalit. Hindi po dahil ayaw ko po ng wikang Pilipino. Ano po, gusto ko lang po na masanay silang mag-English. Kaya ngayon, natutuwa ako, nakikita ko sila ngayon dito at bumabati. Ay, talaga naman. Alisa! Hello, anak. Kamusta? Ako, Father God, salamat po sa pagising at pagbati. More blessings po. Ipag-pray niyo po ako. Pag-pray niyo po. Naway maging instrumento po tayo para sa kasiyahan at kabutihan sa ating kapwa. Salamat po sa inyo. Ayan. So, ang saya lang. Ano po? Marami po tayong pwedeng pag-usapan dito. Sana po ay huwag niyo akong iiwanan sa loob ng 2 oras. Ah!
okay. Sige, sige, sige. Ayan. Para mas marunig ko daw. Okay. Okay. Eto na, unti-unti po. Actually, parang training day, first day ko today. Ayan, Mama Jean, okay ba? So, kunwari lang, natatawa ka sa akin. O, diba? Okay. That's it. And, syempre, pag natutuwa ka at hindi ka natatawa, kailangan ay merong palakpa. Okay, that's cool. And this one is? Okay. So, kunwari din, kunwari lahat, ano? Kung tuwa kayo, chill naman ako. So, kung ayaw na, sila na lang. Oh, pwede. I like it. Thank you, thank you. Si Miss Chicksy, Chicksy Chica, ang kulit. Uy, laman ka ng vlog ko kahapon, ha? Ayan, going back here. Dun po sa topic na vlogger ako ngayon, naku po. Sa totoo lang po, ito na, gising na po siya. Sino po ang ugat nito? Hello! Hello, Ma'am Michi Hall! O, diba? Gising na siya. Nakita ko na ang kanyang comment. Hello, Ma'am! Yan po talaga ang dahilan kung bakit ako naging vlogger in just 2 months. Actually, 2 months ko bukas. Yan. So, siya yung naging dahilan kung bakit ang teacher, ang OFW, ang marketer, ang call center agent, ang businesswoman na kuratsa, at kung ano-ano pa, eh, kasalukuyang nagbablog. O, diba? And baka katuwa naman po. Kasi ito si Ma'am Lucy Hall, eh, kasama ko to sa isang business company na talaga naman, hindi naman kami ganun ka-close niyan. Kaya lamang po, since nagustuhan ko po yung kanyang komento tungkol sa pagbablog ko, ay sinubukan ko po. Now, before I continue, okay, talaga po ba, Pastor Eddie Bukil, kamusta po? Mag-usap tayo tungkol sa pagpapa-advertise. Oh, okay po. Sir, mamarkahan ko po yan as soon as possible. Kasi sa totoo lang po, no? Yung mga gusto kong mag-sponsor, ipakilala ang kanilang mga produkto, ang kanilang mga businesses, message lang po ako. Pastor, sige po, mag-usap po tayo. Salamat po sa pag-reach out. Ayun, ganyan ba? Ang inyong pong lola ay isang vlogger. Sa totoo lang po, eh, hindi ko naman po talaga inakalang magiging vlogger ako. Kaya lang ito si Ma'am Missy Hall ay talaga naman. And of course, aba, nandito rin pala si Master Joel. Hello, hello, hello. Good morning sa inyong lahat. Aba, gising na sila. Pati si si Father Jack, nakakatuwa naman. So, ayun. So, ang daming pagkakataon at mga experiences na makaka-relate kayo sa akin. So, sabi ko nga, ang latest ngayon, nagbablog ang inyong DJ. Pero pagkatapos ito, officially, aside from vlogger, DJ at anchor woman na rin ako kasi po, pabibigay lang ng ID ko, mainit-init pa, pabibigay lang ni Sir Nestor Dimapilis. Oh, diba? Ang saya-saya naman naman, diba? Thank you, thank you, thank you sa ID ito, diba? Yan. So, officially, aside from vlogger, DJ na rin po tayo. Now, kanina, ang dami po na nag-uusapan, ano? Pero sa totoo lang po, kahapon, nangangarag ako. Kasi sabi ko, naku po, Lord, sana po may makinig, may manood. Kasi baka pagka wala, eh, manungkot ako ng bongga, hindi na ako bumalik. Joke lang po. Joke lang po yun, ano? Kung baga, ang sa akin kasi, parang mas gaganahan tayo kung yung mga makikinig dito, eh, bukod sa kaibigan mo na, interesado talaga. Now, ang aking mga na-interview, okay, mga call center agents na mga nakasama ko sa trabaho. And nakakatuwa naman kasi sila ay kusang loob na nagbigay ng kwento, na good vibes. Meron po doon ay breadwinner ng family. Meron po doon ay solo parent. Meron po doon ay lahat apektado ng pandemic. Pero yung nasa call center agencies natin, companies natin, sila ang galing po. Sila yung provider ng kanilang mga pamilya. So, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo. Okay, at hopefully ma-feature ko kayo dito. And then, sa OFW naman, I already had 3. Pero, keep coming po yung gusto na ma-feature natin dito. Kasi good vibes yun eh. Salamat po, salamat po.
Ay, talaga naman. Talaga naman. Nakakatawa po, Father Jack. Yes, bigyan naman po ako. Pero sabi ko nga, bahala na si Lord sa akin. siya na bahala dito. Basta be natural tayo. Pag-usapan natin yung makakapagbigay ng kasiyahan. And that's it. Now, si Mr. Edwin Layson, nakakatawa naman siya. Kasi sabi ko, sino kaya itong nag-message sa akin? Hindi ko kakilala. Willing siya i-share yung kanyang good story. So, before I continue, magpapabati po si Mr. Wade de Guzman. Hello po, Mr. Wade de Guzman. And si Miss Angelica Bautista. And, oh, Angelica Littorio, sister, nasaan? Yes, hello. Hello, sister Ed. Kamusta ka? Salamat naman sa pag-tune-in mo. And si Miss Maureen Joy Barit. Tama po ba? Ayan. Thank you. Oh, si DJ Mami, I would like to meet you in person. Sabi nila, bumisnis ka rin daw. Ayan. Salamat po sa pag-tune-in at pakikinig. And kanina, mag-a-mag-a, may na-receive din akong message. Nagpapabate. Actually, kahapon pa. Si kabatch naman po, kabatch ko po, si Ryan de Guzman. Batiin ko daw sila ni Jackie. Yan. Batch 1996, ang lovers na to. Nagpapabate. Hello, hello. Keep safe palagi. And salamat, salamat. And yung iba na mga nagpapabate na hindi ko maalala, babawi ako sa mga darating na pagkakataon. Okay, o kaya message nyo si Jason para maibatong na sa akin dito. Habol natin yan. Ayun. So, going back, diba? Tahimpo-hinto lang tayo ng konti kasi, yes, anak, BPO back office, talaga ba? Oh, yan. May nagpapahabol dito. Mukhang willing din siyang i-share ang kanyang good bride story. Estudyante ko ito dati, pero sa back office siya ng call center company nagtatrabaho. Ganun naman, anak, makakatuwa. At, talaga naman, nakakawala ba ng antok? Salamat, anak. Sige, usap tayo ha after nito. And, ayun, balik tayo. Si Sir Edwin Layson. So, nagkwento siya. Mahaba. Pero, brother, mag-good boys talaga kayo. So, this will be featured next week. So, isa ito sa aabangin nyo. FW for 13 years. Naapektuhan na ng pandemic, pero huwag ka, hindi sumuko at bumalik pa rin. Tapos, ay, oo nga pala. Ito pa. Kabats ko rin ito. Si Brando Domingo ba? Domingo. Ah, si Brando Domingo. Oo nga pala kahapon. Sabi niya, happy anniversary daw. Anniversary nila mag-asawa. Yes. Ito pa nga, natataya ako dito. Sabi niya, press, pwede bang mag-request ng kanta yung pasumpasumpa? Ako bumuhalot ng tawa. Sabi ko, parang comedy naman yata. Pinsan daw nila mag-asawa yun. Nako, Brad. Isishare ko ito sa'yo at sana yung mga panood mo. Hayaan mo, hahanabin mo yung kanta na yan para sa'yo. Pasumpasumpa. Alam mo ba yun? And, ayun. Sabi ko nga kanina. Balik tayo, no? Ay, talaga naman. Mangusuhol, salamat, ha? Ang ganda ba yung boses ko? Boses babae po ba? Ayun, pinakabahan kasi ko baka boses lalaki. Kasi, share ko po sa inyo, noong araw kasi, medyo boys tayo bumalaw. Tapos, malaking babae tayo. So, 5'5 ako. Tapos, ang laki ng boses ko, yung katawan ko, pang lalaki din, hindi ko na pagkakamala ng lalaki. So, salamat naman. At ako'y boses babae pala. So, ayun. Si Sir Edwin, balik tayo sa kanya, no? Hindi ko siya kilala talaga personally, although naghahanap ako ng mga OFWs na i-share yung kanilang stories. Pero kapatid siyang classmate ko ng college. So, natuwa ako sa kanya. Kinuwento niya yung kanyang napakagandang experience. And even if naapektuhan siya ng pandemic, narito siya at patuloy lumalaban. So, next week, abangan niyo po yan. And si Miss Maureen Joy, hello, hello, mabuhay po, sabi niya, DJ Sunshine. And, ayun, ang ganda ng pangalan niya. Siya pala yung Maui, ano? Ang ganda, ang ganda. So, hope to meet you. Sige, sige, sana, sana, no? Agad-agad. So, I'll be here on Monday. Nandito ba siya ng Monday?
Okay. So hopefully, para kasi makita ko yung picture mo. Parang anak kita eh. Kamukha ka ng aking panganay. So magki-click tayo niyan. Ayan. So yung isa naman ako at double na i-feature natin next week ay kilalang-kilala ko itong tao na to. Napakahusay. Kasi maraming pagkakataon, marami rin akong nakilala na OFW na pag uwi ng Pinas, ay nag-struggle ng husto sa buhay. Pero nung naroon sa abroad, okay naman. So, ano yung naging problema? Hindi napaghandaan, napag-ipunan ang pagkakaroon ng pagkakakitaan dito sa Pinas kapag narito na. Pero itong tao na to, okay, isang example to na marunong humawak ng pera kasi at tunaw na pagyaman niya yung kanyang tindahan sa palengke. Tindahan ng mga notebook, uniform, walis, lahat ng klase, pulbo, makikita mo doon sa tindahan niya. So yun yung kanyang naging kabuhayan kahit na mahigit 7 taon, 8 taon na siya dito sa Pinas. So yan. Yan. Yan yung isa sa i-feature natin next week. And yun din natin kung may birthday. Yan. Isa rin po yan sa talaga namang idol din natin yan, si Jonathan Olipino na nagsa-celebrate ng birthday niya ngayon. And, talaga ba? Natuwa naman ako. Pareho tayo ng personality. Feeling ko din, DJ Maui. Kaya nga imagine mo, pag narito ka, tapos katabi natin, si Chika, naku po, palagay ko ang ingay ng studio. Oo. Kasi nung kaming dalawa, tingin ng palang magtatawanan na eh. Kaya sana, no? Tapos collab tayo. Samahan mo ako dito 2 hours. Tapos meron ko sa 2 hours mo sa hapon, samahan kita, ang saya. Tagulo tayo nito. And also, wow, ang Team Freedom, ayun. Andito na ang The Campbell Madhouse. Teka, ano bang pangalan nito? Mami siwa, yung sisterette mo. Hindi ko alam ang first name niya. Wow naman, nakakatuwa naman. Salamat, Alaysa, ha? They are watching on my live stream YouTube. Tapos meron din tayong FB page. So simultaneously, may nagte-text pa nga. Hindi ko naman mabuksan. At baka mawala yung ating ano. So, chat na lang po dito sa live stream or sa FB page natin. So, salamat, anak. And, talaga naman ito si Mami Sinel, oh. Tuntua siya, nakikita niya ako. Kakala mo naman artista yung lola niya, di ba? Hindi naman po. Kaya lang, ganun po talaga, no? Pagka mga kaibigan mo talaga, eh. Kahit na dagdal lang ng dagdal dito, tuntua na sila. So sana samahan niyo pa rin ako naman sa mga susunod, ha? Samahan niyo po ako para naman sa susunod, eh, hindi ako mag-isa rito. Andyan pa rin po kayo. And, ayan. Oh, nakakatuwa. Salamat. The Campbell Madhouse. You can also follow, you can also subscribe dun sa kanyang channel. Yan. Missy Hall, Campbell Madhouse, at saka kay JTV. Okay, kay Master Joel. Yan. And, syempre naman, Alaysa and Richard. Ay, mag-asawa yan. Salamat, ha. Marimenda ko. Hindi ko sila nababasa. Ayan. Tapos sabi ko sa sarili ko, kapag nandun na kaya ako, ano kayang gagawin ko? Sino kayang kakausapin ko? Eh, ako lang mag-isa. Pero luckily, ayan, buhay na buhay kayo dito sa aking live stream at higit sa lahat dito sa ating FB page. And, ayun, no? Shout out daw. Jackson Talang, hello, all the way from Saudi Arabia. Ang lupit naman, grabe. Kumusta ka? Tama ba ako, friend? Saudi Arabia ba? Dubai ba? Pakikorek mo nga ako. Ayan, I love you, Alaysa. Ang dami namang puso niyan. Nakakatuwa naman itong mga supportive friends natin. And, etong isang friend kong to, talaga namang sa sobrang excited niya. Hindi pa man officially, wala pa nga tayong ID, tinatawag na akong DJ. O, diba? Ito ay kaibigan ko since Mega Mill Days pa. O, diba? Sabi sa inyo, nag-sales lady po ako nung araw, eh. Sa Levi's Backers. Naalala mo po ba yun, friend? O, yung mga customers po namin doon ay mga basketball players ng San Miguel at saka ng Ginebra. O, diba? Batang Ginebra po kasi ako. So, kilalang-kilalang nyo na po ba ako? Ang dami ko na pong naikukwento sa inyo. So, hindi na kayo mahihiya.
to open up at makipagkwentuhan sa akin. And Dubai pala, ayun, sorry. Sorry naman, si Jackson Talang, my friend, sa Dubai ka pala. Hello, mag-iingat ka palagi dyan at lagi mong babantayan ang iyong sarili at huwag makakalimot. Alam mo na yun, di ba? And yan. So, patuloy po tayo. Konting oras na lang at right now, gusto kong makita ang oras natin, Miss Kisses. Ngayon po ay hindi ko, ayun. So, 10 o'clock. Okay, it's 10 o'clock and 8 minutes. Imagine niyo po yun. I started dito, 9 o'clock hanggang 10. Eh, meron pa tayong 10 to 11. Kung ako lang po mag-isa magsasalita dito, tapos tayo nito. Nauubusan ako ng laway. So, what will happen next week? So, hopefully, may present ko ito sa inyo. Maipakita ko yung picture ng mga tao na inspiration natin. At mabati ko yung dapat batiin. How I wish I could check yung mga nag-comment dun sa profile pic ko na nagpapabate kasi hindi ko maalala. Could you please check po for me? Salamat. Hindi naman. Yung nga dun lang. Paki-check po dun sa profile pic and sa saan pa ba yun? Sa cover photo. Ang dami kasi po talaga nila. Sabi ko nga, pagka ito binati ko, mahigit 100, baka po ang maging title po ng program po ay magbatian tayo. Pero since this is just the first day, and wala pa naman talaga tayong kumbaga program na dapat natin natalakayin, kundi ipakilala ko pa lang ang sarili ko, magbabatian muna po tayo. And Alex Malubag of Taytay Rizal, kamusta sa mga co-workers niya dyan sa Ortigas? So, keep safe daw. Okay, Alex, mag-ingat ka rin at nakakatuwa naman. At talaga namang binati niya ang kanyang mga co-workers. Ayan. So, yun. Maraming nagpapabate sa sobrang dami nila. Hindi ko masyadong maalala. So, sana ay makaabot tayo since we still have 1 hour. So, samantalahin na ang mga pagbati na yan. And, Ma'am Missy Hall, I'm also proud of you. Stage mom ka talaga sa akin. And, yun nga. So, bakit ako napunta sa pag-vlog? Sobra pong nakaka-stress ang paligid natin. At bago ako magpatuloy, ay nakita ko si Tita Minda. Hello, Tita Minda. Ayan, pabati rin daw. And God bless you. Mag-ingat ka po. Ayan, so balik ako sa inyo. Bakit po napunta tayo sa pag-vlog? Alam niyo po bang sa sobrang lungkot at daming nakaka-stress na bagay, ang laking tuwa ko po na natuto akong mag-vlog. And before I forgot, si Diane Crisette Oligaro. So, that's me po. Sabi niya, congrats po, Pres. Pag-is naman daw minsan. Sure. Okay? Basta pasok dun sa ating topic dito. I-guess kita rito. Ayan, ang dami palang nagpapabate. And of course, binabati ko rin si Ben Infante. Ayan, Cavite pa rin po ito. Nakakatuwa po kayo. At sana po ay huwag kayong magsawa na mag-tune in at magbigay ng idea. And si Jerome, okay? Pangalan mo pa lang sa FB, talaga namang natatawa na ako. Kulit nito. Sige, Brad. Pangalan mo pa lang ang kulit na. Mag-iingat ka palagi sa pagmumotor mo. And of course, uy! Shout out daw po kay DJ Chixie. Puyat at sobrang ganda pa rin. Tama ba yung nabasa ko yun? Sobrang aga. Penny daw po ng kape sa message. Akala ko seryoso. Actually, si Chixie, siya po yung aking kakulaborate ng isang araw. Katabi ko siya ngayon. At ina-assist-assist nga ako. Kasi nga, hindi pa ako narinig gumamit nito. Ayan. O, diba? At saka po ito. At ito. Pero ngayon, inaantok na siya kasi marunong na akong magkalikalikot dyan. Okay, copy daw po. Nakatawa naman. Ayan. So, ang dami rito nagpapabate. Hi, Maribel Partosa Cura. Hello, hello.
Smile lang palagi. Napakaganda mo palagi sa paningin ko. Nakakatuwa ka. And all the way from Australia. Hello, Rami. Kamusta ka naman? Classmate ko to ng high school. Section 2 sa Das Marinas National High School. So, kamusta ka dyan sa Australia and your family? And marami pa. Si Katrina Aguito. Hello, Ben. Sabi ko sa inyo, marami po ito. Nakakatuwa kasi sa sobrang dami po nila, mukhang kakasya pa naman yung oras since wala pa tayong masyadong mga program. Yan. Hello, Helen Patalbo. Nesha. Yan. Nakakatuwa yung anak mo. Yung anak mo na parang anak ko kasi kasing laki ko. O, diba? And yun, yung kanina na nandito sa ating live stream. So, batiin lang natin ulit si Eliza Marie Amaraco Cantos at yung kanyang husband na si Richard. Hindi mo pa anak isinama yung anak mo. Para isang buong pamilya na kayo, di ba? And, hello, Bella May! Ayan, o, di ba? Nakakatuwa naman kayo. And, hi, Pearl! Pearl de la Cruz! Kamusta ka naman? Kamusta? Anong balita sa atin dyan? So, sama sa susunod ng mga araw na darating ay narito kayo sa program ko. Masamahan niyo pa rin ako. And, kakatuwa. Hi, Maldrine Fernandez. Maldrine Lingayo Fernandez. All the way from Bulacan. Ayan. Ang layo na natin. May Australia kanina. May Dubai. May Bicol. Cavite. Bulacan. Ang lupit naman ng ating, ano? Ang ating 1.1 FM. Diba? Hindi lang sa buong Laguna. Hindi lang Calabarzon. Around the world pa. Ang kulit. And hi, Miss Thelma. Ay, nako, nangyumis na kita. Saan tayo na tayo hindi nagkakakwentuhan? Miss Thelma Salido Torres. Yan, God bless you. Ang anak ko si Yasi Lorad. Hello, anak. And sana mapanood nyo to kasi alam ko ngayon ay busy kayo sa trabaho. And hopefully, makapagbigay din tayo ng kasiyahan, inspiration sa ating mga listeners and viewers. And yan, si Judy. Yan, all the way from Taiwan. Hello, Judy Sue. Nakasama ko yan sa work. Nakakatuwa naman, ah. Ang dami nila rito. And si Ma'am Lourdes Rebolio. Yan. Hello, ma'am. Teacher yan ng tatlo kong anak. Dumaan lahat sa kanya ang lahat ng anak kong nag-grade 1. Nakakatuwa. And ayan, ang dami pa nito. Sige, tuloy natin. Hi, Yasmin! Kasmin Apelasyo. Kamusta ka? Kamusta ka, Bel? Diyan sa Cavite. And okay, si Miss May Sibayan. Mas malayo na ito. Kung hindi ako nagkakamali, nabaisihan na ito. Hello, hello, Bel. Kamusta ka naman? Bigyan mo naman ako ng magandang mga ideas na pwede natin pag-usapan dito. And hi, Anel Ginto. Hello, baby. Ikaw ang inspiration ko. So, going back dun sa pag-vlog, marami akong napagkuha ng inspiration at ginagawa na gusto kong makapagbigay ng good vibes sa lahat. Kabilang na dun ang pagbabawas ng timbang. So, ang idol ko dito, ito si Miss Anel Ginto. Hello, baby. So, continue to inspire me. Parang meron yung nakasulat sa banda rito. Hindi na ba yan tape, baby? Okay. And, yan sa Kalawan. Hello po sa inyo dyan, mga friends ko dyan sa Kalawan. Hello, Maymay. Diba? Si Maymay Pandialan. Ayan. Si Kuya Ron Galicia. Si Christine Romatico. And Vern Romatico. Hello sa inyo dyan sa Kalawan. So, hopefully makapag-input kayo dito sa program na meron tayo. And, ayan. Hey! Huwag na, mauubusan tayo ng ano, may na message, sample daw, sample ng song, naku po. Oh, Father Jack, thank you so much po, salamat po sa napakagandang message, diba? Just to share with you, mga kabungisnis, sabi ni Father Jack, sa kay pare na nakabase ngayon sa Canada, go confidently in the direction of your dreams. Thank you so much po, Father. Please pray for us po, mga kababayan din natin. And salamat po sa pagbibigay ng oras. Ito kasi talagang ano to eh, very supportive. Ayun. And, nakakatuwa naman, Cheska Reyes.
Kumusta ka? Kumusta ka, be? Ito ay pag-antipolo. Natutuwa ako. Kalat na. Ang dami. And eto, US na to. Malupit to. Sir Jimmy Bagyo. Hello, sir. Kumusta ka po? Kumusta ka po? Lagi niyo pong alagaan ang inyong sarili dyan sa US. Ayan, kasama ang kanyang family. And ayan, sa pang-batchmate din ito, si Kay Mahusay. Hello, be. Ayan, isa rin to sa mga TikTokers. And ayan, Tita Daguplo. Wow, dyan lang po ito. If I'm not mistaken, sa May Kandubang. So, Laguna na ito. Salamat po, Tita Daguplo, sa magandang message. Mag-ingat po kayo. Mas na kita. Mahigit isang taon na po tayo hindi nagkikita. And bago ko makalimutan po, binabati ko si Ma'am Ems. Ayan. Ma'am Ems, Samuan, Sabinyan. So, binabati ko si Ma'am Ann. Ayan. Ma'am Sueto. Kayo po ay binabati kong lahat dahil namimiss ko na kayo. Nila Ate Susan, nila Ate Rev. Hello po sa inyo at sana po ay nasa mabuting kalagayan. Hindi kami nagkikita-kita ngayon. Kasi nga, since may COVID, nasa bahay muna tayo. Although marami kaming plano na kami ay magkikita-kita sa napakagandang kubo, hindi naman matuloy dahil nga andun pa rin yung aming takot, pag-iingat. Kaya, yun. Dito na lang ay mabati ko kayong lahat. At sana po ay matulungan niyo ako na mabigyan ng kulay yung ating program. Hopefully by next week. Okay? Sabi ko nga eh, pag ako lang mag-isa dito, hindi kaya pagkatapos nito eh, wala na akong hininga. Pero hindi. Since nariyan kayo, magpapatuloy tayong masaya dito. Mula umpisa hanggang sa matapos. At yan, nabanggit ko na kanina si Jubel Picolados. Yan, kasama ko yan sa company dati, sa microfinance. So, isa yan sa mga loan officer turned to supervisor. Kasama ni Ma'am Ella Cruz. Ayan. And hello, Ma'am Flora Salandanan. Ayan. Si Ate Flora, during my high school days, isa sa mga ate-ate namin noon. And ayun, Sir Rodel Opeña, nagpapabati siya. Si Sir Rodel Opeña at ang kanyang may bahay, si Ma'am Aloli. Hello, Dudong, and hello, Dudang. Ito po si Inday. Ayan, yan ang tawagan namin eh. Sabi po nila, batiin ko daw po sila. Sabi ko, sige sir, manood ka muna. And thank you po. Thank you so much po sa panonood mo. And pakikinig na rin. Ayan. So, tayo po ay simultaneously mapapanood sa FB page ng 102.1 FM Smile Radio and also sa live streaming ng aking YouTube channel, Sunshine Business. So, kung gusto niyo pang mas lalong mag-good vibes, you can check it and watch the videos. Okay po? And, wow, ang dami. Sa habang ito, sana hindi maubos ang oras natin. Sir Kimpi Licardo, kumusta naman? Diba? Hello po sa'yo. Alam kong nangimiss niyo na ang ating paghimas ng mga manok, pero hindi pa uubra. Hello, Ma'am Loretta Malveda. Ayan, nagpapabati siya, pati daw yung kanyang kalimbang mga chicken. Pakatawa naman. And, oh no, meron ako isang naalala nagpapabati, si Miss Jenny. Si Miss Jenny Quintana. Ayan, dyan siya nagtatrabaho sa BJMP Das Marinas. Ayun, no? Saan ko ba yung party na ba sa yun? Pasensya naman, ha? Medyo busy-busy nung nakaraang araw. So, check ko po. Kumusta po kayo dyan? Mag-iingat po kayo at tama, no? Maganda rin may future yung mga kakaibang trabaho ng ating mga kababaihan. So, ito, lupit to, astig to, di ba? Isa po siya sa pinagkakatiwalaang taga-baktay, taga-pagpasunod ng batas dyan sa BJMP Das Marinas. So, di ba? Yun, buto naalala ko. And, we have all the way from Japan. Elinor! Kosaki Takasu. Elinor Dawe. Hello, bebe. Mag-ingat kayo ng pamilya niyo dyan. And salamat. Salamat sa moral support at patuloy na pagbibigay ng pagbubus ng self-confidence. Malaking bagay yan. So kahit nga sa ibang bansa sila, talagang pinaparating nila yung kanilang
pagsalut dun sa kung ano man meron tayo dito na hopefully makapagbigay tayo ng good vibes sa lahat. And ayun, kanina si Sir Eddie Bupil, ito, nabasa ko po ulit. Meron kayong ipapa-advertiser, mag-usap po tayo, pag-usapan po natin yan. And ayan na, bumibinis-bis na daw ako. Anak, masanay ka na sa akin. Ito yung estudyante ko dati, si Mick Roble. Ito na talaga yung trademark ni ma'am, diba? Kahit na nung nag-aaral pa kayo, nakikita mo lang akong hindi minimite kapag oras ng quiz at exam. Tama? Ganito yung itsura. Okay ba? O, diba? Yan ang itsura ko pagka araw ng quiz at exam. Tapos, pagkatapos nun, bubinis-bis na ulit ako. Kaya akala nila, mahusay akong artista. Pero ang totoo, kailangan yun. Sabi ko kasi sa mga estudyante ko noon, wala naman problema kung mag-cheat kayo. Anak, naalala mo ba? Wala naman problema kung magkukopyahan kayo. Huwag lang kayong panghuhuli sa akin. Yun yung lagi kong sinasabi. Kaya, sa totoo lang po, tuwang-tuwa ako, nandito yung mga estudyante ko. At, sa ating webpage, may nakita ako. Wow! Father Jack, nandito ka sa live stream ko. Nandyan ka rin sa webpage ng 102.1. Blessings pa rin, Father Jack. Thank you so much. And, wow! One of my best of friends talaga rin ito. Hello, Evelyn! Represo Lumigos! Nakakatuwa naman, diba? Kamusta? Kamusta ka? At, nilis kita, may utang ka pa sa amin, ah. Dami yung promise sa amin ng birthday na last June 24, ah. Hindi, joke lang. Ako yung may problema. Hindi ako nakapunta ng, ano, saan nga ba ito? Gentry? Gentry. General Trias. So, yung utang mo sa amin, dyan mo lang, lista mo lang yan. Ang lakas ng tawa niya. So, nakakatuwa ito. No? Kala ko wala kang makakausap. Ang dami pala. Ang dami niya nakikipag-usap sa akin. And hello din, Ate Jenny Dio Entrata. Kabatch ko naman to dito sa may Los Baños na nag-aaral ako. Classmate din. Oo nga. So, hindi nito kasi naitatanong, no? Baka magulumihanan po kayo pagdating ng mga araw. Very supportive yung mga classmates, friends, batchmates. Ako po ay nag-high school dito sa LSP na ngayon. Hanggang third year, kalagitnaan ng third year, hanggang second grading. Tapos nag-transfer po ako ng high school sa May Dasmariñas National High School. September 16, oh, tanda-tanda ako pa. September 16, 1995, that's third year, okay? Hanggang third year. So doon ako graduate. Kaya kung mapapansin nyo, ang batchmate kong tinutukoy, meron dito sa Los Baños at meron po sa Dasmariñas, Cavite. So, hello po sa inyo lahat. Batch 1996 ng Los Baños College of Fisheries at batch 1996 ng Dasmariñas National High School. O, diba? Okay. Dalay po lang. Nakita ko na yung message nito ni Brando Doringo. Talagang tuwang-tuwa ako, pero sana mahanap ko yung tinsong yung mag-asawa na pasumpa-sumpa. And, hello! Hello po, Tita Minda! And, ayun na, ang dami pa dito. Sana wala akong mamiss. At kung meron man, babawi ako sa susunod na pagkakataon. Ayan. Ang nangyayari po ngayon, bati-bati lang muna tayo. Ano po, next week po, hopefully, ay meron na tayong mas malinaw na program. And mas kilala niyo na ako. So ito ay nabanggit ko na. Okay? So nabanggit ko naman na ito. So malaking bagay din po kasi yung participation niyo. And yan, dire-diretso. Hello, Sir Paul. Okay, Sir Paul Simon. Kumusta ka po? Namiss kita. And then si Presi Villagonza, tsaka si Mary J. Gidumo. Salamat sa inyong support. Overflowing yung messages sa akin. Nakakatuwa po kayo. And Honey Abadilla Araha, hello anak. Hindi mo ba namimiss ang aking mga sermon yan? Ito sa mga anak-anakan ko yan. And sana po ay nagustuhan niyo po na magkakaroon tayo ng chance na magkakausap and at the same time magkakabalitaan at magkakabigayan po tayo ng mga ideas kahit na pandemic. O, diba? Makikita niyo ako, maririnig niyo yung boses ko at higit sa lahat,
maaalala nyo yung ating mga pinagsamahan. So isa ito sa pinakamagandang benefits. Kaya nung sinabi sa akin na, sige, may ganito ganyan, try ko nga. Iko-connect natin yung ating mga kaibigan. And ayan, hello Rose, Vanessa. Yan, kapit-bahay ko naman po all the way from Cainta. Okay, dati. Yan. Kumusta naman po kayong lahat? At sana wala akong malampasan. Hello, Jacqueline Gochanko. Naku, namimiss ko nga. Pakasarap ng luto. It's 2018 yata, nung huli ka namin pinuntahan sa Batangas. Hindi ko malilimutan ang mga inihanda mong lutuin sa amin. The best! Okay, so ayan, binati kita ha. Sabi mo kasi baka daw putulog siya. Dahil siya ay sa call center nagtatrabaho. Ah, oo. Sige, sige. Naaaliwa kasi ang haba ng ano, ang haba pa ng mga babatiin natin. Eh, baka mawala ako at hindi ko mabati lahat. So ayan, good vibes lang po tayo. Ayan, salamat naman po. So yung pagkakaroon kasi talaga ng good vibes, it's always a decision din. Pagising niyo po sa umaga, no? Pagising niyo po sa umaga, eh, labas ka ng pinto, ngumiti ka, harap ka sa kanan at sa kaliwa, kahit nakita mo yung kapitbahay mo nakasimangot, ngumiti ka pa rin. Okay? Importante yun. Huwag kang pa-apekto sa paligid. Huwag kang pa-apekto sa paligid. So, yun yung ating purpose in life. Maging masaya. And, yan, garetso pa rin. Hello, Miss Jen Miranda Kubangbang. One of my good friends din ito. Ang layo nito. Sa Maligaya, Rizal, ang kanyang uniformhan ngayon. So, yan ay sa Nueva Ecija ba o Tarlac? Sorry Jen, ano? Pero, salamat. Salamat sa iyong support, moral support, at sa katunayan ng pagiging mabuti na yung magkaibigan, yung pangalan niyang anak na babae, ipinangalan niya sa akin. O, diba? Hello, Ruth Mariel. Yan ang pangalan ng kanyang panganay na anak. So, pareho kami yung may Mariel. And, ayan, dire-direto lang. So, makakatuwa naman. At, ayan, nabati ko na po kanina si General Tony Santaana. Ayan. Salamat. Ang sabi niya, mag-iingat daw ako palagi at hindi naman nakikita ang kalaban. Yes po. Yes, General. Bahay lang po, tapos dito. Tapos uwi na po. Kakatuwa naman. And of course, yan, yung mentor ko din po nung ako ay nag-student teacher. Hello, Ma'am Evelyn Tanina. Salamat po sa support at hanggang ngayon ay hindi ka po nakakalimot na ipag-pray ako. Dahil po doon, salit po sa'yo para po sa'yo ang palakpak na ito. Hindi ko malilimutan lahat ng natutunan ko po sa'yo na maging guro. And si Cheryl Balamat, hello anak, salamat din sa support mo. Ayan. And eto pa, kumari ko, hello, Maricel Jankinay Pasqua, tagadan po yan sa Mayundon. Asawa ng aking best friend, isa sa mga best friend ko nung ako'y kabataan, si Joselito Pasqua. Nakakatuwa naman kayo. And, ayan, estudyante ko, si Tina Sakbalan and Lorica Halili. Thank you so much. And, ayun, may nagising pa rin ito. Isang vlogger din po. Hello, Alvin Balyejo. So, paki-check niyo po yung kanyang channel. Okay, sa YouTube. So, pwede niyo rin pong sundan at tingnan ang kanyang mga videos. Makakatuwa rin po. Happy lang. Yes. Ayan. So, ang dami, no? Ang haba. Hopefully, wala akong nakalimutan. At hindi ko na-miss yung iba pa. Pero, ganun pa man kung sakasakali, babawi po ako. And, of course, binabati ko rin po yung aking mga kapitbahay dyan sa lugar ng nanay ko. Sa Mayundon, kapatid ko, si Lady. Ayan, Lady Princess. Hello, sana mapanood nyo to. At pagpapasensyahin nyo kung bakit alam nyo yun, kinakabahan. Siyempre, alam nyo naman, hindi pa natin talaga gano'n yung ganitong usapan. Pero hopefully,
by next week, maging okay na. So, nami-miss ko na rin yung mga pamangkin ko dyan. Hello, Sardine! Yan, si Sky, at saka si Sean, diba? Yan. So, ano pa ba? Ano pa bang aasahan dito sa ating happy lang? Natatawa ako dun sa isang kong kaibigan. Sabi niya, gusto ko sanang mag-share ng story. Kaya lang, hindi pala po pwede. Kasi sad yung story ko. So ako naman po, wini-welcome ko naman po lahat ng ideas and story. Kaya lamang, tinga, since naka-focus po ako sa happiness, salamat, ano? Pagka medyo sadness, eh, pwedeng huwag na muna po. Huwag natin pag-usapan yun. And although meron talagang sadness in life, pero hindi yung maiiwasan at kailangan talaga. So, kumbaga, importante po na magkaroon po tayo ng kwan. Purpose. Ayan. Ayan, teka. Ako muna po ay, since wala tayong pausap dito, ayan, inom muna po tayo. Inom po muna tayo ng tubig. Yung pagtawa, napakahirap nang gawin kapag ang ating binibigyan ng pansin at focus ay puro negativity. Sabi ko nga sa iba, no, hindi po totoo na kung ito yung ina-advocate ko, eh, ito po talaga kapag hindi na nakakaranas ng sadness at saka ng mga failures, depression, ako hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. At lalo hindi rin po ako artista. Ano po? Baka po isipin nyo na po, artista to, malupet! Pero ang totoo, hindi po ganun. Napag-aralan ko lang po na tayo po pala, may choice tayo kung ano yung ating dapat na mas binibigyan ng pansin. So right now, uulitin ko po yung mga kaibigan po natin na OFW na may magagandang kwento, how they survive, lalo ngayon yung pandemic. Maliban po sa OFW sila, meron po ba silang mga businesses na naitayo? Meron po ba silang napag-graduate na kapatid, anak? Meron po ba silang mga magulang na natulungan? Sa kabuuan po, may mabuti po bang nagawa? So, yun po yung ating i-welcome, no? So, message niyo po ako if you're willing to share your stories. Yan. Tapos, bigyan natin ng pansin lalo yung ating, ako, proud akong sabihin na talagang may mga tao na hirap po talaga ngayon sa buhay. I myself, umaamin po ako, apektado po talaga. Maraming pinagdadaanan. Pero sobrang bilib po ako dun sa mga tao na nakahanap ng paraan to survive. Hindi namili ng trabaho, as long as marangal, pinasukan pa rin. And higit sa lahat, hindi iniisip kung nasa kasi tayo, namimili tayo ng trabaho kasi titulado ako eh. Ito yung pinatos ko, hindi yun ang kailangan ngayon. So, sinasaluduhan ko lalo na yung mga nagtatrabaho sa BPO industry. Marami dyan. Graduate ng nursing, graduate ng banking and finance, graduate ng teaching. Hindi nila field, nandiyan sila. Bakit? Yung opportunity, hindi pinalampas. Hindi natin kailangan mamili kung ano yung available, basta't marangal, maayos yung kita, lalo ngayon may pandemic. So, yun. Gusto kong marinig at ibahagi sa inyo yung mga stories nila. So, inuulit ko lang po para dun sa mga late tuners natin. And, can you check po yung dun sa cover photos ko? Ang dami rin dun eh. Or profile pic ba? Cover photos yata. So, yun. Yung mga nanay, marami akong kakilala na ang nanay na ito ay hindi lamang basta nagaganta ng kanyang tungkulin bilang asawa, bilang magulang, bilang ina, kundi nag-aakyat din siya ng kita, pambagdag sa gastusin ng pamilya. So gusto kong makilala nyo rin yan at eventually magkaroon tayo ng idea, ano bang ginagawa nila, baka applicable sa inyo. Kasi may kilala po ako, Reyna ng Turon at Lumpia dito sa Kalawan. Hello, hello Ate Nena. Ate Nene, hindi Nena, Nene. Yan, binati ng isang araw ng anak. Okay, Christy pala ang real name, ayan. Imagine niyo po.
at her age, di ba? Talagang yung edad nga, pero grabe yun, napakahusay po. Kaya niyo pong magtinda ng 100 na turon, 100 na lumpia sa maghapon, buhay ang pamilya. Saludo po tayo doon, di ba? Ang problema po, yung iba kasing mga nanay, hindi ganun eh. Mas gusto kong tumambay sa kapitbahay at makipagkwentuhan kaysa magbalot ng lumpia at magbenta. Promise, gusto kong makita ngayon ganung opportunity taga, lalo po sa panahon ngayon. So, isa yun sa mga gusto kong i-feature dito. And, maliban doon, yan. So, small businesses yun. So, open po kami na i-promote yung businesses nyo. Okay. Message nyo po ako. Naghahanap din po kami dito sa station ng mga maging sponsor para sa program and the station itself and of course to inspire the people. Malaking bagay po kasi na malaman at makita nila na pwede palang pagkakitaan ito. Makakatawid po pala ito. So malaking bagay po yun. And ayan. Aba, mahaba-haba ito. Ay, pa-shout out daw. Bulinay Bautista. Ano rin yung name ni Bulinay? Grace. Ah, hindi. Mary Grace ba? Naku, sorry, malimutan ko ang iyong real name. Pero batchmate ko ito. Bulinay Bautista. Ayan. And si Silas. Hello. Kachat ko na ito kagabi. So, nagpatrabaho ko sa call center din. And, yun. Isa rin siya sa hihingin ko din ng napakagandang story na mai-inspire po kayong lahat. And, ayan, ang dami pa pala ditong messages. Jane! Salamat, Jane, Peña, Ernino. Ito yung isa sa maagang nag-tuning kanina at naghintay sa akin. Ayun, buti na lang, nabalikan ko. Salamat, salamat sa iyong suporta. Yan. And, also, anak ko din ng high school. Section 5, si Kenneth. Hello, anak. Salamat. And si Roxanne. Hello, Roxanne. Ito nga, may pong tagig. O, diba? Kamusta kayo ni Amber at saka ni Dondon? Mag-iingat palagi. Parang yun yung pinakamasarap sabihin ngayon. Dati, pag sinabing, abang commercial yun, o basta yun, yung ingat, dati parang hindi naman natin masyadong binibigyan ng pansin. Pero ngayon, pag sinabing ka ng ingat, namunin mo po talaga. Kasi kahit yung simpleng pagtawid mo sa kalsada, okay, napakalaking bagay na marunong kang tumingin sa kaliwat kanan. Pero ngayon, pati pala yung katabi mong tao, tingnan mo rin. Huwag masyadong malapit. Okay? So kasama ko yun sa pag-iingat. And, ayan, nabati ko na rin ito. Ay, kasamahan ko rin dati si Mika. Mika Zamora Mataro. Kasamahan namin ito dati sa company ng microfinance. Ayan. And ang dami pa nito, sana huwag akong ayan, magkamali si Miss Rosie Juanillo. Nako, isa po ito sa pinakamasarap magluto ng merienda sa Kalawan. Okay, ito po ang reyna ng sinaludsod. Grabe, napakasipag at napakadiscarding nanay din ito. Sana ma-feature ko one of these days. And marami pa tayo dito na gustong sana umabot po tayo. Hello, Ma'am Del Carmen Cruz. Ayan. One of my mentors, isa sa mga teachers ko nung college. And nakakatuwa po kasi andun yung suporta nila. And dating nag-DJ, if I'm not mistaken, bago siya nag-teacher. So, hello, Ma'am. Hindi mo ito ba namimiss? Nakakatuwa naman. Ay! Hello, 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 Berber. Ayan, taga Cavite. Talaga naman, nakakatuwa naman. No? Gusto niyang manood, kaya lang mahina ang wifi. Naku, talaga naman ang wifi. Talaga naman ang wifi ang may kasalanan dun sa kanilang bahay. Pero nakakatuwa, salamat sa support, Ber. And eto pa, ang dami. Sherlyn Tevez Tawasan Cruz. Pa-shout out daw. Eto na, Be. Salamat naman at nakita ko to. Yan. So sana makapagbahagi ka ng ideas na mapag-uusapan natin for the next coming days. And kay Jaja rin, from Pasig naman ito. Hello Jaja Andal, diba? At kay JR na iyong asawa. Namimiss ko na kayo dyan sa Pasig. So hindi niyo po na itatanong,
Ako po ay 22 years na nanirahan sa Pasig at Cainta. Yan. So ako po ay nagbalik dito sa atin sa Laguna year 2017. Ayan. Inayos ko lang po at hindi ko masyadong marinig. Ayan. Okay na. Thank you. And yung mga taong ito na nakasalamuha ko at naging kapitbahay, nakakatuwa lang po. Sa paglipas ng panahon, ay patuloy ko pa rin po silang nakakausap at hindi nakakalimot dun sa aming mga pinagsamahan. Maraming salamat sa inyo. So, kamusta kayo dyan? Yung iba po ay mga naging resellers ko pa sa kung ano-anong mga businesses. Yan. Pagdating ng mga darating na topics natin, yan, malalaman nyo ano-ano po ba yung mga racket-racket. So, para makarelate din po tayo, no? And ayun, binabati ko rin yung aking kapatid dyan sa may Bangbang, Los Baños, si Jan Haren Punsalan at yung kanyang asawang si Kathleen. Hello, sister. At syempre, yung kanilang mga anak and yung pinaka-cute sa lahat, si Bunso. Yan. Hello po sa inyo dyan. Kamusta kayo dyan, kapatid? And sana ay mabati ko silang lahat. Ayun, kamusta rin po kayo dyan sa mga kaibigan ko. Hello, Menchi. Kamusta ka? Yan. Ano ko, tahimik ka lang, hindi ka kumikibo. Pero lagi ka pa rin nakasuporta sa akin. And ayan, si Layson Sara, kapatid niya, kuya niya actually, yung isa sa mga nag-share ng OFW story na ipipresent ko next week. And of course, huwag pong kalimutan din si Ma'am Miles. Hello, Ma'am Miles. Kamusta ka po? Miss na kita. Sana po'y magkita na tayo at tayo ay magpipicturan. O diba, palakpakan natin yun. Bakit po? Ma'am Miles, if there's one thing na hindi ko malilimutan, alam niyo po ba, isa sa nakaka-good vibes din at nakaka-wala ng stress, yung pagpipicture-picture. Even if matanda na tayo, hindi tayo kasing millennial kagaya ng iba, kasi nga, medyo, alam nyo na, nasa 40s na tayo, pero yung picture taking, nakakawala din po yan ng stress. And ako po, napasok ako sa pagbo-vlog, ang laking tulong. Kasi na-share ko yung mga bagay na, kumbaga hindi ko napapansin noon or napapansin ko pero ibig ko sabihin hindi ko nasasabi sa iba. Sobrang ngayon na-appreciate ko talaga. And nakakatuwa kasi yung mga friends mo full support, pupuntahan ka pa dito sa studio. Hello there. Hi. Okay. Talaga naman. Buti na lang hindi ako mahiling mag-coffee, ano? I don't like coffee po. So, ako, gising pa rin kahit hindi magkape. Pero yung iba kong mga friends dito, kailangan ng kape. Hindi ko alam kung ako yung nakakaantok talaga o talagang puyat lang. Ang kulit eh, no? Kailangan ng kape. Hindi ako, kundi yung katabi ko. Suportahan natin to at baka mamaya ay hindi na makapagdutdut dito. Ayan. And wow, hello Ronaldo Ortega. Binati kita kanina kaya lang Ronnie ang sinabi ko. Classmate ko to sa Dasmariñas, Cavite. All the way from Australia. Hello Ronaldo Ortega and sa family mo. Nakakatuwa naman. At wow, talaga ba? Kaya naman pala, humihirit ng kape. si Chika, 5 o'clock pa lang, nandito na siya sa office. Anyway, pagkatapos nito, matatapos na tayo right now. It's 10:47 a.m. So we only have 13 minutes left. Mairaraos natin ito. And hopefully, wala akong nakalimutan. And, okay, kanina binanggit ko na, uulitin ko, we are simultaneously live via FB page, Smile 102.1 Laguna Community FM, and yung aking
bahay channel ko. Huwag kalimutan, naka-live stream po tayo on my YouTube. And hopefully, you can share your thoughts and ideas. Papakinggan ko po kayo. And gustong-gusto ko yung sinabi mo, Evelyn, dyan. There's a rainbow after the rain. Talaga ba? Para nawang ngayon ko lang narinig yan. Ngayon ko lang ba narinig? Charot lang po yun. Alam mo yung paganyan-ganyan ka pang there's a rainbow after the rain, oh, diba? Yan yung mga kaibigan mo na hindi ko alam kung seryoso, oh, nagpapatawa eh. Bigla na lang maisingit. And hello, Day Ivy. Ano nga pangalan mo, bebe? Yung real name mo, I forgot eh. Sabi niya, ma'am, nako, baka naman pwedeng pabati. Sabi ko, syempre, oo naman. At idamay ko na rin daw, hello, ma'am Tess. Ayan. Ako po sa totoo lang, mas friend ko talaga yung mga oldies sa akin. Yung mga nanay-nanay na. Sabi niya, baka naman pwede. Sabi niya, pati si mama ko. Sabi ko, sige, ayan. So, sana mapanood mo ito. Ayan. And dire-diretso pa rito at tingnan natin kung sino pa yung nagpapabate. Huwag ko sanang malimutan. Siya nga pala, binabati ko rin po yung family ko sa Naga. Okay. Hello pa, Jan Ignacio and si Tita Luz Ignacio and my brothers and sisters. Hello. Sister lang pala, si Jana. Hello, hello bebe. Si Jonathan, si Kevin and of course, ang aming bunso. Kamusta ka naman, Janelle? Ayan. So, yan po ay doon sa Naga. Miss ko na kayong lahat. Ayan. So, ayun. Sa pagpapatuloy po, no, nai-enjoy ko na siya. Kalmado na ako. Okay na ako. Magko-conceptualize na lang kami by next week kung papaano natin paaandarin ito and kung papaano masisingitan ng music, ano? Diba? Pwede naman. Yes, pwede naman. So, you can also request your favorite songs para we can play here. And, tutuwa naman ako. Sabi niya, ma'am, ano pong feeling after 11 years of being teacher, tapos ngayon DJ? Anak, sa totoo lang, would you believe, amazing yung shifting ng aking career, no? Gagaya ng binanggit ko kanina, Alisa, no? Sa totoo lang, grabe. Iba-iba na yung mga naging career ko, pero ako kasi, I embrace it gracefully. New learnings, at the same time, new people around you, new friends, at higit sa lahat, new experiences. As long as kaya mo, embrace it, di ba? At, ma'am, ikaw na lang po ang kumanta. Huwag naman anak ganun. Parang kulang na lang maglabakot, magluto na rito. Huwag mo akong pakantayin, anak. Kasi ang kanta natin, pambahay lang. Alam mo naman yan eh. Ayun. So, ayun yung sinasabi ko. Nakakatuwa to si Alisa. No? Talagang nagstay ka rito ng 2 hours. Ha? I love you, anak. Natutuwa ako. And, eka, balikan ko Ortega, Ronaldo. Ayos yan, classmate. From South Australia. Wow, thank you so much. And dito, dalawa ang rainbow after rain. Talaga ba? Ayos ah. Salamat po sa pagpasok at pakikinig at panonood. So, yun. Ano daw yung feeling? Okay na ako. Normal na ako. The first 15 minutes, so medyo kinakabahan ako. But since nandyan kayo, sinamahan nyo ako. Salamat. Kung meron man akong na-miss out, patawarin ako, babawi ako. Pero parang wala naman. Ayan. Salamat sa pag-sama sa akin. At sana po ay kahit paano ay napangiti ko kayo, na good vibes ko kayo ng konti. Although ito ay pagpapakilala pa lang sa akin. And if you want to know more about me, message nyo lang ako. Wala namang problema. Sabi ko nga, mas maging bukas ka, mas maging tapat ka, mas madaling maging masaya. Yun yung isang bagay na natutunan ko. The more na hindi ka ganun ka-open, mas madali kang lapitan ng depression, ng stress, ng sadness. Pero if you're real enough, open ka lang, you speak what's on your mind, as long as hindi nakakadamage ng kapwa, mas masaya. Diba? And let's choose to smile every day. Even if yung reason, mababaw lang. And sabi ko nga, ano ba ang magandang tagline natin dito? Happy lang,
maging masaya kahit konti ang pera. Ano ba? Hindi naman kasi puro pera, di ba? So anyhow, sa inyo ko yan, gustong marinig. And, oh, nakakatuwa. Thank you, anak. Alisa, see you on Tuesday, ma'am. Oh, di ba? See you on Tuesday. Kasi, bigyan niyo ako ng input, ha? Kung ano yung pwede natin pag-usapan dito. So chat niyo ako. We have Friday, Saturday, and Sunday. Okay, Monday. Pag-usapan natin. And, yung may mga anak-anak din dyan, okay, so gusto nyo pag-usapan about din sa mga bata. Sabi ko nga sa inyo, you have three choices. Pwede nyo akong maging ate, diba? Pwede nyo akong maging tita, pasok na pasok yan. Pwede nyo rin akong maging nanay, okay. At higit sa lahat, huwag nyo lang akong pipiliing maging lola. Yun lang, ha? Wala munang ganon. Wala munang ganon. Ayan. And, tuwa naman ako dito sa anak kong to. Mag-iiwan naman po kayo ng pwedeng ulam ngayon. Tanghalian. Makatawa ka, anak. Tanghalian na ba? O nga, naku anak, uuwi na pala ako. Kasi magluluto pa ako. Ay, hindi pala. Hindi pala ako marunong magluto. Na nakakatuwa, ano po. Simpleng chikahan lang po ito at sana ay mas nakilala nyo pa ako. And, teka lang, may humabol. Oh, hi, Maylene Sokol dito. Sabi niya, hi, press. Congrats and shout out. Hi, Maylene Sokol dito. Yan ang aming secretary ng aming batch. No. She's actually the treasurer ng batch 1996 in Das Marinas National High School. O, diba? Shout out sa'yo, bebe. Makikichika ka soon. Yes, yes, be. By Tuesday. Okay, by Tuesday. Hopefully, madagdagan ang mga kabungis-ngis natin dito. Thank you so much, Maylene. I appreciate. So, hindi niyo po kasi naitatanong ang inyo pong... Opo, treasurer. Sorry, Anna. Naalala ko naman bigla. Ako po isa sa mga officer din ng batch 1996 at ito yung mga kasama ko doon, and hopefully this FM station will also be a channel to help people kahit na taga Laguna ka pa, kahit na taga Cavite ka pa, or kahit taga saan ka pa. And natutuwa ako kasi kalat talaga. Okay? And naku, may nagtanong, love life po. Ayan na. Kung kailan patapos na. We only have 5 minutes. Ahabot pa ba? Okay. Love life. Yes. Sige. May boyfriend si ma'am. Ayan. Si DJ Shine, may boyfriend po. Diba? Si Jason po ang name niya. So, 1 year na. 1 year na kami. So, ayan. Nahiya daw ako ng konti. Talaga naman itong mga ito. Tama bang tanungin ko pa kasi? Ay, nakakatuwa naman. Good morning. Good morning. Net Simple Heart. Hello. Salamat. Salamat sa panonood. And salamat po. So sana po ay ma-share niyo po sa iba na meron tayong ganito, na pwede tayong magchikahan. And thank you so much, Maylene. Okay? You wanna visit me in this booth? Salamat, salamat. Yung mga hindi ko po nabate, I promise, maglilista ako para sa Tuesday. Ubus kayo lahat. Baabatiin ko kayo para mag-good vibes naman po kayo, 'di ba? So ang dami pa nating dapat ayusin dito. And I want to thanks the whole management and staff ng 102.1 FM for giving me the opportunity to sit here. Okay? At sana po ay maging bahagi tayo ng isang magandang umaga, ng isang magandang araw sa bawat isa. Let's share good vibes. Mahirap, pero kayang-kaya namang maging mabuting tao. So, try din natin yon. Hindi naman natin kailangan maging perfecto talaga. Okay? Ang kailangan lang natin, yung maibigay natin yung best natin, makapagpasaya ng kapwa, be the blessing. And sabi nga, if you want to see the best in the world, be yourself as the example. Yung sarili mo na, sa'yo mo unang makita. So, alalayan niyo po ako doon. And if you see something na not good, okay, I'm open for constructive criticism, okay na okay po. And, ayun. Okay, yeah. Okay, nakakatuwa, diba? Ganun yung pag-alalay ng ano, ng mga staff namin dito. Talagang andin yung remind, andito yung, paano hindi ka matututo? So, feeling ko nga right now, parang
Parang feeling ko, 1 month na ako dito eh. Eh kasi diba, yung assist sa'yo, yung pagpapaalala sa'yo, tapos akala ko mag-isa lang ako dito, pero ang totoo, may guardian angel ako dito sa tabi. Nagkakape nga lang siya. Amoy na amoy ko yung kape. Ayan. So, any issues pa ba? May tanong pa ba kayo? Wala na po ba? Okay po. Aha. Ay, hello, Ma'am Net. Sabi nga, DJ po pala kayo. This is one of the vloggers I used to be friends with, pero actually, yung pagiging DJ ko officially ngayong araw po. This is my first day po. Ayan. So, I'll be here from 9 in the morning until 11. So, every Tuesday and Thursday po yan. Okay? So, magkita po tayo rito. And magchikahan po tayo. So, you can watch me on my channel live stream. And you can also check in our FB page. Okay, 102.1 FM, Smile Radio. Sabi ko nga, anong mangyayari when Smile and Bumisnis met? Eto na, diba? Mula umpisa hanggang dulo, nakangiti tayo. Kahit inaantok yung katabi ko rito. Grabe, lasing ko pa lang kasi, nandito na. And, aha, anong, ayan, sabi niya, Madam, anong radio station po kayo? Saan ba siya mapapakinggan? Kasi ang 102.1 FM may hinahanap nila sa radio. So saan sila, hanggang saan yung sakop natin? Calabarzon, di ba? Yes, so hanggang ano po, Calabarzon area, you can check 102.1 FM Smile Radio. Or if you're not covered dito po sa Calabarzon, wala, malayo kayo. Kagaya ng mga nag-message sa atin, nakakatuwa, may Australia. Ang lupet. May Dubai, may Bicol, may Nueva Ecija. Grabe, na-overwhelm po ako. Thank you so much. Pwede po kayong mag-check or mag-tune in sa ating FB page or sa live stream ko po na makikita nyo sa Facebook wall ko. So, right now, it's 10:59 and we're almost done. The 2 hours of chikahan. Siguro naman nakilala nyo na ako ng gusto. So, for more information, charot. For more information, charot lang daw. Pero salamat po, ha? Para sa inyo po yung palakpak na yan kasi you managed to stay and nakapagpatuloy ako. May napag-uusapan kasi may nakikipag-usap. Okay, through FB page and live stream. Thank you so much po. And muli po, ayan, muli po. This is DJ Sunshine. Kahit umulan, kahit gabi, sunshine pa rin. And sabi nga, ito yung bumismis queen talaga. Kita niya naman, wala sa vocabulary ang pagtanggal ng ngiti. And of course, ang problema ko ay happy lang. Okay, dito sa 102.1 FM Smile Radio, Rajana TV pa. Bye! Fresh music on deck. This is your number one radio station. The new brand of radio. Number one radio station. The best music, one of the first one of the time. More music. More radio. That's some people know. Fresh music all day. It's time to your number one local station. New brand of radio. Number one.
all-in-one filter-free exfoliating facial set is your new partner in achieving lighter and younger-looking skin. It is expertly formulated for acne-prone skin. Walang hapdi, unlike other rejuvenating set. No need to is ganda. Grabe, kaya sure ako mag-change kayo ng beauty maintenance nyo sa ganda at power nitong boss skin. Come back to young and beautiful you. Hashtag Empower Skincare. Hashtag young and beautiful you. Hashtag Big Boss. All-in-one filter-free exfoliating facial set is your new partner in achieving lighter and younger-looking skin. It is expertly formulated for acne-prone skin. Walang hapdi, unlike other rejuvenating set. No need to is ganda. Grabe, kaya sure ako mag-change kayo ng beauty maintenance nyo sa ganda at power nitong boss skin. Come back to young and beautiful you. Hashtag Empower Skincare. Hashtag young and beautiful you. Hashtag Big Boss. All-in-one filter-free exfoliating facial set is your new partner in achieving lighter and younger-looking skin. It is expertly formulated for acne-prone skin. Walang hapdi, unlike other rejuvenating set. No need to is ganda. Grabe, kaya sure ako mag-change kayo ng beauty maintenance nyo sa ganda at power nitong boss skin. Come back to young and beautiful you. Hashtag Empower Skincare. Hashtag young and beautiful you. Hashtag Big Boss.